Napag-usapan sa cabinet meeting kahapon ang mga prioridad at plano na tututukan ng Marcos administration para sa susunod na taon. Samantala, ipinakilala naman sa media ang bagong Malacanang press briefer, si Alan Francisco sa report. Rise and shine, Alan. Masaya si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga nakamit at napagtagumpayan ng iba't ibang departamento sa ilang buwan ng pag-upo nila sa pwesto. Ito ang sinabi ni Pangulong Marcos nang pamunuan niya ang 13th cabinet meeting sa Malacanang. Pinangunahan pa ng Pangulo ang paikipag-toast sa mga department secretary sa mga mabubuting nagawa nito sa kanikanilang tanggapan. Gayunman, aminado ang presidente na marami pang dapat gawin. Kaya naman, nakiusap siya sa mga cabinet member na gamitin ang Christmas holidays upang makapagpahinga at maganda para sa muling pagsabak sa public service. Sabay-bati ng Merry Christmas at Happy New Year sa kanyang mga kalihim. Kasama rin sa napag-usapan ang mga prioridad at plano ng Marcos administration para sa 2023. Isa sa DICT Secretary Ivan Jan Uy sa dumalo sa cabinet meeting kung saan sinabi niya na nakipagpulong siya sa Estonian authorities sa katatapos lang na ASEAN-EU Summit sa Belgium upang mapalakas ang digitalization at cybersecurity sa bansa. As you all know po, ang Estonia ay napakasikat po sa buong mundo sa kanilang digitalization and cybersecurity. Sila po isa sa mga nanguna sa buong mundo in terms of digitalizing their government system. At napakarami pong mga cyber attacks na nangyayari doon sa mga infrastructure nila, critical infrastructure. So nagkasundo po kami na pag-aaralan natin ng mabuti how do they develop their cyber defense, their cyber security framework. Iniulat din ni Secretary Uy na ngayong taon, maraming liblib na lugar sa Pilipinas ang nakabitan nila ng internet na siyang makatutulong sa mga Pilipino. Samantala, ay pinakilala na sa media ni Office of the Press Secretary Officer in Charge, Attorney Cheloy Garafil, ang media personality na si Daphne Oseña Paez bilang Malacanang press briefer. Siya ang magiging tagapaghatid ng balita at impormasyon tungkol sa mga gawain at proyekto ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Isang karangalan na makasama namin sa Office of the Press Secretary ang isa sa mga lumalaban para sa karapatan ng mga kababaihan, kabataan at ng kalikasan. I'm very honored to be communicating the message and programs of this administration, of course, in an accurate and effective way, and I will do my best. Ayon kay Paez, bilang Malacanang press briefer, ang kanyang tungkulin ay i-amplify at i-communicate ang mensahe ni Pangulong Marcos at ng gobyerno sa publiko. Sa tanong na kung ang kanyang tungkulin ay parehas lang ba ng presidential spokesperson, sagot ni Paez, "The president will speak for himself. I'm just here to support the Office of the Press Secretary for now, and I look forward to learning a lot about the programs." Si Paez ay naging Malacanang beat reporter noong panahon ni dating Pangulong Fidel Ramos hanggang sa maging isang lifestyle host sa isang television program. Taong 2019, nang naitalaga siya bilang UNICEF National Goodwill Ambassador. Bagamat unang pagkakataon ito na direkta siyang magtrabaho sa pamahalaan, hindi na bago sa kanya ang public service. My role here is to amplify and to communicate the message of President Marcos and the cabinet and the government. And you are my partners in this. I will be here to brief you every Tuesday regularly after cabinet meetings to express and to represent whatever programs and news items that need to be amplified. I hope that helps. Graduate siya ng Fine Arts History sa University of Toronto sa Canada at kasalukuyang naka-enroll sa Advanced Certificate for Environmental Management. Alan Francisco para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.